Bawat araw, nadaragdagan ang mga bilang ng mga bangkay na nahuhukay sa malawakang landslide na nangyari sa Zone 1 Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. As of February 11, umakyat na sa 54 ang death toll. Sa kabila nito, may 63 pang nawawala na sa bawat oras na dumadaan ay mas lumiliit ang tsansang mahukay pa ng buhay. Dahil dito, walang humpay ang search, rescue and retrieval operation sa pag-asang may mga kagaya pa ng 3 taong gulang na batang babae na himalang nakaligtas matapos ang 3 araw na pagkakabaon sa guho. Katulong ng rescuers ang SAR K-9 ng Philippine Coast Guard na si APA sa pagtukoy sa mga posibleng kinaroroonan ng mga natabunan. Ang Aspin Golden Retriever din ang nakalocate sa 3 taong gulang na batang survivor. Nasa stable na itong kondisyon pero sumasailalim pa rin sa ilang eksaminasyon. Miyero daw na miyero na katabi ng bata and then the ate. So parang may vacuum kaya doon may hangin para sa kanya, may pocket space para sa kanya. Samantala, ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, bago pa man ang landslide sa Barangay Masara nitong February 6, matagal nang may rekomendasyon na hindi na dapat tayuan pa ng bahay at mga estruktura ang Ground Zero. Nilinaw din ng ehensya na walang kinalaman ang minahan na nag-ooperate sa barangay sa nangyaring landslide. Ang mga lupa kasi dyan is made up of volcanic clastics, no? So ito po yung mga bato dati na sa pagputok ng mga vulkan and it is easily being weathered and eroded. Barangay Masara was already identified, even yung area po na nag-landslide was already identified as a critical area. So in 2008, we all know na nagkaroon na po ng ganitong klaseng pagkahulog ng lupa. That is why it was already recommended, no, na maging a no-build zone. Ayon naman sa provincial government, matagal nang inabisuhan ang mga residente na delikado ng tirhan ang pinangyarihan ng landslide. Pero may mga pinipili pa rin manirahan sa lugar. Sinabi ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na isa sa prioridad nila ngayon ang agad na mahanapan ng ibang lugar na malilipatan ang mga apektadong residente, lalo na ngayong hindi magamit ng mga estudyante ang mga paaralang ginagamit na evacuation center ng mga lumikas. Hihirapan lang po tayo talaga sa Mako kasi wala pang definite na recommendation ng MGB kung saan natin sila pwedeng ilipat. Lucille Ren, humahataw sa balita ngayon.